Pakinggan muna natin ha, kasi may kanya-kanyang panig yan. Sabi ko nga sa inyo, sabay-sabay sumagot si Marcos ngayong araw si Abalos sa Kasirimulya. O dito. Ha? Okay. Pero pakinggan muna natin yung side naman muna ni Teves. Ha? Ganyan tayo. Lahat ng angulo, titingnan natin. Alright. Greetings, Mr. President. Napanood ko yung video, yung interview nyo kanina. Maraming salamat sa pagsagot tungkol sa mga bagay-bagay. Nagpa-live interview si PBBM kanina. At yan po ang live ko kaninang tanghali. Ha? Okay, so hindi na natin i-discuss. Kung gusto nyo malaman kung anong komento ko or argumento ko doon kay Marcos, tingnan nyo po. Ha? Meron ako malalim na binitawan doon. Tingnan nyo yung live ko kanina. Ang ngayon, ang kukomentaryohan natin, etong kay Teves, Abalos, at Trimulya. Ang akin lang sana, Mr. President, na maliwanagan kayo dahil sinasabi nyo kanina na this is not about Istabong but about the murder. Gusto ko lang malaman. Sino sa inyo ang naniniwala? Sige lang, gusto ko lang malaman. Ha? Kasi sinabi ni Marcos, this is not about Isabong. This is about the murder of Degamo. Ngayon, gusto ko lang malaman, sino sa inyo ang naniniwala na tama yung sinabi ni Marcos? Yes. Kung mali, no. Ibig sabihin, naniniwala kayo, this is not about Degamo. Kung ang sagot nyo ay no. Pagka yes, naniniwala kayo. Sige na ha. CDA. Coach, huwag ka nang sumali sa politika. Oo nga, gusto ko pero wala akong pera eh. Alam mo bang kailangan mo pala dyan? Napakalaking pera. 100,000 nga wala ako. 100 million pa. Hindi kaya. So, ayan. Sige, antayin natin ang mga sagot ha. Ayan, pakibasa nyo about business. Oh, no, may mga nagno-no about business yan. No. No, connected yan sa Isabong. Secret files, wag na wag. Parang bigas ha. Oh, ayan, puro no. Parang walang naniniwala kay Junior ha. Clear pa sa Crystal. Maybe he is a protector sa gambling. Ay, sabi ni Carlos. Negosyo yan, kaya no, Miao Sing. Okay. Matindi talaga eh. Naman nyo na isinampa nilang kaso sa akin ngayon was about the raid conducted in my house. Na nung January 11 ko pa binanggit sa aking video na nanawagan ako sa inyo na magpapatulong. Then alam ko na may gagawin silang raid sa bahay ko at tataniman ako ng mga ebidensya. January 11 pa lang yun, Mr. President. January 11 pa lang, nagpapatulong na si Teves kay President. Yung murder nangyari March 4 or March something yata. Oh. So again, Mr. President, gusto ko lang malaman nyo na hindi ko kayo kinokontra sa sinasabi nyo, pero baka hindi lang kayo na-brief ng maigi. Kaya rin sinabi ko na may threat sa akin dahil nung January 11 pa lang, binanggit ko na to sa press ko namin ni Attorney Topacio na may balak silang i-raid yung bahay ko. At... Yan. Ha? Oh. Sinabi niya na kay Marcos. Ito lang naman ang sa akin. Again, hindi natin sinisisi si Marcos. No? Kaya lang, hindi maalis sa isipan natin. Kung nung sinabi kaya ito ni Teves kay President Marcos, buhay pa kaya si Degamo? Mapapaisip ka eh. Pinanggit niya na kay Marcos, sana man lang, ha? Again, hindi ko sinasabing kasalanan ni Marcos ang pagkamatay ni Degamo, pero sana man lang inaksyonan. Hindi ko sinabing kampihan mo si Teves, walang ganon. Sana tiningnan mo lang. O, meron siya sinasabi po sa inyo. Pinakinggan mo yung side niya, and then you counter-check it. Tingnan mo. O, sino ba yung isinumbong niya? Natataniman siya.
January 11 pa lang sinasabi niya na sana kinounter check mo kay Abalos. Totoo ba yan? Ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre, sa tanggi ni Abalos yun kasi tinatanggi niya ngayon. Tapos, sabihan nyo sila, sige. Nakamanman ako sa inyo. Relax lang kayo. Dapat may ganun ang leader . Dapat pinapakinggan buong anggulo. Possible, ha? Again, we are not sure about it. But posible, buhay pa si Digamo at yung mga iba pang napatay. Kung ito ay siguro binigyang pansin. Sinabi niya to sa media, sinabi kay Marcos. Kaya lang sabi niya, wala . Hindi ata nadinig. Nangyari nga. Yun talaga yung kinakatakot ko, Mr. President, kaya hindi ako umuwi. Tungkol sa murder, wala namang problema, as I said, na isama ako sa mga iniimbestigahan. Ang request ko lang sana, sir, wag naman sana ako lang. Dapat lahat ng anggulo tingnan. Ang nangyari... Yan yung parati nating sinasabi, lahat ng anggulo tingnan. Hindi sa kumakampi tayo kay Teves, kaya lang, there will be no justice kung iisa lang ang pagtutuunan natin. Trabahong investigasyon po ang mangyayari pag ganun. Dari kasi ngayon, Mr. President, pagkatapos pa lang ng murder, ako na kaagad ang tinumbo. So, yun lang ang pakiusap ko, sir. At sana merong akong, ewan ko papano, but gusto ko sana kayong makausap para maka-explain ako sa inyo. Kung again, gustong, teka muna, isa-isayin natin ang komentaryo. Una, gusto siyang makausap. Again, President Marcos, gusto kang makausap. Baka naman sa ngayon, mapagbigyan mo na si Teves. Wala namang mawawala sa'yo . Ano ba naman yung magkatawagan kayo 3 minutes, 5 minutes? Hindi naman siguro malaking mawawala sa'yo. Baka mamaya, hindi natin masabi, hindi siya nagbibintang tayo, kaya lang hindi natin alam ang future . Baka mamaya mayroon pa tayong ma-escape na buhay. Baka kasi lumaki pa ito. Pero kung narinig nyo yung side niya, hindi po sa kakampihan nyo si Teves, pero tingnan mo rin yung angulo na yon. Posible bang tama si Teves? Bakit niya nasasabi yan? Meron ba siyang agenda? But to the very least, mapakinggan mo naman siya. Yung ba namang klaseng ganun ay hindi mo pa mapagbigyan? Siya na ang laman ng news ngayon. Una pa lang daw siya na ang tinutumbok. At least, maybe, konting oras, pagtuunan mo naman, President Marcos. Konti lang. At makita naman nung tao, merong fair trial, merong justice na mangyayari dito. Dahil ang pinakaulo, ang pinakalider ng Pilipinas, nakagitna. Pinakinggan, tandaan po natin . Kahit po accused, kahit po suspect, pinapakinggan po yan. Ayan po ay nasa batas, hindi ko pa uso yan. May karapatan po ang lahat. Pagbigyan natin, kakaunti lang naman, ang hiling. Natawagan. Ito sabi ni Edward Ferrer, hindi yan uuwi kasi walang yearbook. Ayoko nga. May bawi . May bawi ang Bureau of Immigration. Gusto nyo malaman? Panoorin nyo yung live ko kanina. Merong ano yun? May galawan ng ano doon. Bureau of Immigration. Pakinggan nyo. Kuman ang anong number ng tauhan mo, baka pwede kay Boss Anton para lang makausap ko kay Mr. President kung okay sa inyo. Again, nirerespeto ko kayo na... Ito, Teves. Ito, serious question lang. Pwede kitang matanong.
Huwag po kayong magagalit sa akin kung Teves, ha. Ito naman ay galing lang sa akin. To be fair with everyone. Ha? Naman kung hindi naman pwede, edi wala. At least nakapag-suggest ako. Okay, huwag kayong magagalit. Suggestion lang naman. Kung Teves, ha. Ano lang to? Tayo ay kasi may equal. Kasi kailangan din natin makita yung kabila. Paano kung ganito? Okay pa sa'yo. Ito naman naisip ko. Kung ayaw ng iba, di sige lang, wag na. Naisip lang natin. Paano kung Teves ang kakausap sa'yo si First Lady? Ayos lang sa'yo? Alibawa lang, busy si BBM. First Lady na lang, okay lang sa'yo kung Teves. Yun naman tanong natin. Hindi ko alam kung masasagot niya tayo. Kaya lang, siyempre, lahat ng angulo, sabi nga lahat tingnan mo. Eh, siyempre, kung busy naman yung tao, mapipilit ba natin? Well represented naman siya ni First Lady. Asawa naman yun, di ba? Okay lang kaya? Tanong lang. Pwede ba si First Lady? Ayos na yun. Okay lang, siya naman nagdi-decision, sabi ni Darlene. Sobra. And sana lang mapagbigyan niyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. Baka lang naman kasi busy. Hindi ko naman sinasabing yun ang... Hindi ko naman sinasabi yun ang gusto ni nila BBM. Tinitingnan lang natin yung angulo, paano kung busy. Okay? Baka si ano pwede. Baka pwede kay Boss Anton para lang makausap po kay Mr. President. Baka pwede kay Boss Anton. Kung hindi pwede si Boss Anton, hindi ko siya kilala. Iba, hindi si ano. Anton, ha? Si Anton. Baka hindi si ano na lang. First Lady. Sabi ni James Key214, huwag magtiwala Mr. Teves, nabudol nga kami. Then kung okay sa inyo, again, nirerespeto ko kayo ng sobra. And sana lang mapagbigyan nyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng protection sa akin. Again, hindi to tungkol sa murder, Mr. President. Gusto ko lang malaman mo talaga. Dahil January 11 pa lang, may operation na ang mga ibang tauhan dyan sa gobyerno laban sa akin. Humihiling siya. Okay? Gustong pauwiin si Teves. Si Teves, ayaw umuwi dahil delikado ang kanyang buhay. Pero President, kung kayo daw makakausap niya, eh posibleng umiwi si Teves. Isipin ninyo, I think, Mr. President, that is a good deal. Kung talagang gusto nating pauwiin si Teves, ba't hindi natin pagbigyan? Ano ba naman yung 5 minutes or 10 minutes? Meron siyang gustong sabihin sa'yo personally. This is not about the murder. This is about January 11 pa lang, alam na niya ang mangyayari. Bakit? Anong mahirap doon? Ba't hindi mapagbigyan? Sana ma-address ito ni Mr. President. Ha? Masagot niya. Pagbigyan nyo na. Uuwi siya. Ipagkakatiwala niya sa inyo. To the very least, again. 10 minutes, pagbigyan. Kasi tinan mo, ha? Ang tingin ko may alam si Teves, eh. Kung ano yung nangyayaring gulo. Hindi naman ibig sabihin kailangan pumanig ka
pumanig ang administrasyon o si President Marcos sa lahat ng sasabihin ni Teves. Pakinggan mo lang, tapos gawa ka ng sarili mong investigasyon, may intelligence ka naman, malalaman mo yan kung totoo o hindi eh. Kasi sa, alam mo naman yan, sa political arena, alam nila kung si, ano talaga nangyayari. Anong mawawala? It's a win-win situation para sa mga kababayan mong mga Pilipino kung papakinggan mo si Teves. Bibigyan mo siya ng linya. Ito po ay sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Anong mawawala sa iyo? Wala naman. Hindi naman niya sinasabing kampihan mo siya. At Mr. President, nung mga araw pa lang na yon, nanawagan na ako sa inyo. Baka hindi lang nakarating sa inyo yung aking panawagan, but again, nanawagan ako as early as January 11. Nananawagan po ako muli, Mr. President, na sana naman matingnan ang lahat ng bagay-bagay na ito. Alam kong katulad ng... Ulitin ko, Mr. President, pangalawang panawagan na to. And I hope walang susunod na murder, karumal-dumal na patayan at barilan gamit ang mga matataas na kalibre ng baril gamit ang mga sundalo. Ang nakakatakot dyan, baka merong ulit kasunod. Kasi hindi mo ulit pinakinggan yung kanya. Again, hindi po ito sinisisi na kayo may kasalanan kay Digamo. Kaya lang, para lang maalis yung what if. What if nakinig kayo, posibleng buhay si Digamo? At may susunod ulit, malay nyo may patayan na naman. What if pinakinggan nyo siya this time? Ibalado nyo na sa taong bayan bilang ama at leader ng bansang Pilipinas para matahimik na lang. Masolve natin yung kaso. Mawala ng fall guy sa ikakatahimik ng bansang Pilipinas. So ito, sasagutin ko lang. May nagsasabi kasi dito. Di kasi nila alam kung gaano yung kademonyo dito sa Negros. Sinong pinitukoy nyo po? Si Teves. Posible, tama yung sinasabi mo. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. It's not for me to decide. Okay? Pero ang masasabi ko lang, dapat imbestigahan si Teves. Pero imbestigahan din kita. Lahat ko. Ha? Hindi porket ang isang tao ay sobrang babaero, rapist na. Hindi ibig sabihin ng isang tao ay sobrang alcoholic, addict. So hindi po natin hindi ganyan sa kanila. Hindi porket sobrang demonyo na para sa inyo. At saka sinasabi mo, taga Negros ka, anong street ka po? Correct. Bakit? Ito hindi ko maintindihan. Bakit hindi nila makuha? Ang pinag-uusapan dito yung proseso kung bakit Teves lang. Ayan na. Ha? Yung 1,000 hours ko ng live about Teves, ayan na yun. Ayan na ang summary. Mahirap pa bang intindihin? Yung proseso po. Performance will start momentarily.